Ayan guys, good day sa ating lahat. First time ko po na magpakita ng mukha dito po sa aking bagong video. First video po ngayong year 2022. So, ba't ko ba naisipang mag-vlog? Kasi wala lang, na-inspire lang ako kasi nadadagdagan yung subscribers natin. Though hindi pa naman masyadong marami, siguro nasa 300 plus. Pero nakaka-inspire kasi yung everyday may bagong subscriber. At may mga nagtatanong sa mga old videos ko regarding sa pag-alaga ng cats. Kasi yun naman talaga yung first content ng video natin about cats. Kaya ngayon pangalan Agape Cats. Pero hopefully sa mga next vlogs ko or next videos ko ay hindi lang cats yung pag-uusapan natin, kundi ibang mga pets na inaalagaan ko at aalagaan ko pa dito sa loob ng bahay. So yung style natin is indoor. Ayun, indoor. Though pangarap ko magkaroon ng farm, pero syempre, yung space natin ay sa loob lang ng bahay. So, yun muna yung ano natin, itatackle. So, andun yung rabbits, andun yung fish, ayun. Siguro yung birds, ayan. At especially yung cats. This time po ay, una po ay disclaimer muna. Hindi po ako expert. At ang isi-share ko po sa inyo ay base lamang sa aking research, experience at sa aking knowledge. Yun po. So may kodigo po ako dito. May script po ako. Kasi ito yung i-share ko sa inyo ngayon para detailed yung ma-i-share ko sa inyo. So try ko mag-share sa inyo ng more informative videos na gagawin ko at mas direct to the point. Kasi sa totoo lang maraming nag-questions or maraming nag-comment, nagtatanong patungkol sa kanilang mga alagang cats. At kaya itong video na gagawin ko ngayon ay more detailed, informative, at ano, direct to the point. So kung ano yung question nyo, yun yung gagawin nating topics. Okay, kaya yung gagawin kong topic ngayon, magkakaroon tayo ng series of topics. At ang title ay ano, kailan, at paano. So, di ba? So, kung meron kayong mga questions na ano, masasagot natin yon. Kailan, masasagot natin yon. At paano. Yun naman yung mga steps. Ano, kailan, at paano. Ayan. Again po, hindi pa ako vet ha. Kaya mas maigi na magtanong pa rin tayo sa mga expert. At first principle po na i-share ko sa inyo, ituturo ko sa inyo, habang ako magsasalita ay meron pong akong mga clips na ipapakita para sa topic natin. Pero first principle po na huwag niyong kakalimutan kasi uulit-ulitin ko po itong sasabihin sa mga videos ko. Ito po yung prinsipyo na i-share ko sa inyo. Principle number one, it depends. Okay? It depends. Ang i-share ko ay base lamang sa experience ko, pero it depends. Depende pa rin ito sa inyo kung paano nyo i-apply, anong klase yung pet nyo, anong breed ng cats nyo or alaga nyo. Hindi lang cats po kasi papalawakin po natin yung topics ngayon. Ano yung breed ng inaalagaan nyo? Depende sa oras, depende sa panahon, depende sa sitwasyon, depende sa discretion nyo, depende sa conviction nyo, it depends. Okay? Kaya let's think outside the box. Kung ano yung i-share ko po sa inyo, ito'y base sa experience ko. Hindi automatic na ito yung kailangan gawin o ito lang dapat gawin. Hindi po, it depends pa rin. Kaya, okay? Tandaan po natin yan, it depends. Okay. Okay, let's proceed to our topic. Ayan. Our topic po, na-awkward ako mag, ano kasi,
Sobrang puti ng mukha ko. Okay lang. Huwag niyo akong i-bash. Okay lang. First time ko kasi magpakita ng mukha kaya medyo nahihiya pa ako. Okay. Ang topic natin ngayon, ano, kailan at paano. Ano yung ano natin? Ano yung main topic natin? Ito po kasi maraming nagtatanong dito patungkol sa pagbubuntis ng pusa. Okay. Pagbubuntis ng pusa or cat's pregnancy. Pipilitin kong magkaroon tayo ng subtitle na English kasi majority po ng subscribers ko ay from India. So, hello to our friends in India po. Ayan. So, ano? Pagbubuntis ng pusa or what? What is our topic for today? Cat's pregnancy. Okay. So, yan po. Kailan naman? Kailan? Kailan pwedeng mabuntis ang pusa? Ang sagot po, 6 months pa lang ang pusa ay pwede na siyang mabuntis. Okay? 6 months. Pero, advisable po na dapat at least 1 year siya dapat magbuntis. Okay, kahit early age po nabubuntis na po yung pusa, pero if you are a responsible fur parent, at least 1 year po dapat siyang magbuntis. Kasi yung 1 year po, yun po ay sexually mature na siya. So next question, kailan pwedeng i-breed? Kanina ang tanong, kailan mabubuntis ang pusa? So 6 months, nabubuntis na siya. Pero ang tanong, kailan pwedeng i-breed o ipapa-stud yung pusa? Ipapa-stud yung pusa? At least 1 year. Okay? At least 1 year. Ang reason po doon ay para sexually mature na siya at ready na niyang alagaan yung mga kittens niya or yung magiging kittens niya. Kasi kapag kitten pa yung pusa at nanganak siya ng kitten, di ba imagine nyo yun, parang teenage pregnancy. Kung baby pa yung pusa, kitten pa siya. Kasi 6 months po is kitten pa rin po yun eh. Tapos nang buntis siya, nanganak siya, sa tingin nyo, alagaan ba niya ng mabuti? Alagaan ba niya ng maayos? So, hindi, di po ba? At magkakaroon po ng mga pagkakasakit yung mga anak niya dahil po nabuntis siya ng mas maaga. So, at least 1 year po, pwede na siyang i-breed o ipapastad. Kaya kung meron kang alagang pusa dyan, maging responsible tayo, monitor natin yung age niya, kailan alam natin yung date of birth. Kapag minsan bumili tayo sa pet shop or bumili tayo sa online, wala naman pong problema yon. Pero kailan maalamin natin kailan yung date of birth niya para malaman natin kung ilang taon na yung pusa natin. Again, it depends. Ang tanong na ito po ay para lamang dun sa mga tao na gustong i-breed ang kanilang pusa. But if you don't want to breed your cats or your cat, pwede mo siyang ipapa-spay, okay? Ipapa-spay mo siya, ipapakapon. Tama ba't yung Tagalog ko? Ipapakapon mo siya para hindi siya mabuntis. Kasi po, 6 months pa lang ay naghihit na po yung pusa. So, gusto niyang kumawala sa bahay niyo, sisilip yan sa bintana, or sino mang male cats na makakasalubong niya ay magiging aggressive talaga siya. Kasi kapag naghihit na yung pusa, gagawa at gagawin ng paraan para mabuntis. So, kung ayaw mo mabuntis yung pusa mo, okay yun. Papakapon mo siya. So, may mga vet po na yun. At meron po mga libre po yan. Alam ko may mga libre. Okay. So, ito ang next question sa kailan. Kailan hanggang kailan magbubuntis ang pusa? So, hanggang kailan siya magbubuntis? Or cat's gestation period. Cat's gestation period. Kailan? 63 to 65 days. Ayan. 63 to 65 days, doon ay
nabubuo na yung fetus or yung kitten sa kanyang tiyan. So within that day po or that period of time ay manganganak na yung pusa natin. So 63 to 65 years old. Sa akin kadalasan 63 to 65 days yung gestation. So sa akin kadalasan 65 days or pang 65 day niya ng pregnancy niya ay manganganak na yung pusa ko. Kaya maganda yung monitoring, recording. Una, recording. I-record nyo kung kailan nyo pinapastad yung cat nyo. O kung kayo may male at meron kayong female, i-record nyo kung kailan sila nag-stud. Ang disadvantage po kapag magkasama yung male at female na cat natin, lalo na kapag sexually mature na sila, ay makakaligtaan nyo po, magbibreed po talaga yan. Baka nasa work kayo, nasa school kayo, or mayroon kayong ginagawa. Kapag hit yung babae at hit din yung lalaki, alam nyo po yung lalaki, always hit po yun. So maghihintay lang talaga yun na mag-hit yung babae. At minsan kahit hindi hit yung babae, ay kinakastahan po yan ng lalaki. Kaya minsan nag-aaway sila. Pero kapag super hit yung babae, yun yung nangyari sa akin kay Luna. At si Luna po ay sobrang ano po yun, maselan. At ayaw na ayaw niya ng ibang pusa. Ang gusto niya lang si Tala kasi yun yung kapatid niya. Pero nung nag-hit na hit siya, siya mismo ang lumalapit sa male cat ko. Kaya ang ginawa ko, kinulong ko yung male cat ko para hindi niya mabuntis si Luna. Okay, so yun po. So dapat record, nare-record natin kung kailan natin siya pinabreed, kailan natin siya pinastud. Ayun po. Para malalaman natin, mabibilang natin yung days of pregnancy niya. Kaya minsan yung iba nagugulat na ba't nanganak yung pusa ko, or parang inisip na iba, ba't napaaga yung anak, baka hindi niya nabilang yung pregnancy, days of pregnancy. Kaya hindi niya namomonitor. So recording po at monitoring. So next is consult your vet. Lagi ko po yung sinasabi, always consult your vet para mamonitor niya rin yung pregnancy ng cats natin. At magbibigay din siya ng mga advice kung ano yung mga dapat gawin. And next is observation. Tayo ang mag-o-observe dun sa pregnant cat natin kasi iba yung inalagaan natin sila nung hindi pa siya pregnant, iba din yung inalagaan natin sila nung pregnant na siya. So, mas maiging ano po yun, observation. Ayun. So, ang model natin ngayon ay si Tala. Meron lang po akong mga clips na ipapakita ko sa inyo. Ayan, si Tala po ay ano na po siya. As of today, siya po ay 60 days pregnant. Ayan, 60 days pregnant. So, ilang days na lang po, next week ay manganganak na po siya. So, excited ako. Yan po ay pangalawang niyang stud. Pangalawang ano niya po, pagbubuntis. Kasi nga yung una niya pong anak ay si Victor. So 1 year po ang lumipas. Or almost, lampas 1 year na eh. More than 1 year na po, siya ay nabuntis ulit. Ayan. So yan po si Tala. Sobrang cute. Sobrang laki ng tiyan niya kung mapapansin nyo. Obvious po na siya ay buntis. At sobrang ano niya, malambing. Ayan po. So ngayon po, pag-uusapan natin, next is paano. Ayun, paano. Paano malalaman na buntis na ang pusa? Ayun, paano ko malalaman na buntis na yung pusa ko? Ayan, ang sagot, meron po akong 9. Ayun, meron po akong 9 na symptoms na makikita po natin, ma-o-observe po natin, para malaman natin na buntis na yung pusa. Medyo humahaba na yung video ko, pero okay lang yan kasi yun nga, gusto ko maging detailed itong video ko. Kaya yung iba kong topics ay sa susunod na lang. Okay, first is, paano ko malalaman na buntis na ang pusa? First is yung pinking up of nipple. Meron po akong video nito nung nakaraan, pero mas detailed po ngayon.
So, pinking up of nipple, ibig sabihin nakikita mo yung nipples ng pusa mo na nagkukulay pink or para siyang namumula-mula, ayun. Pero po, hindi nyo po ito agad makikita. Makikita nyo lamang ito within 2 to 3 weeks ng kanyang pregnancy. 2 to 3 weeks. Sa akin po, based sa observation ko, 21 days or 3 weeks, 21 days mismo, pang 21 days na after niyang inistad, ay nakikita ko na nagpipink na yung nipple ng pusa ko. So isa yan sa indication na positive buntis yung pusa natin. Okay. So sa mga first time, madali po yung mapansin, pero dun sa pagbubuntis katulad ni Tala, 2 times or twice na kasi siyang mabubuntis ngayon, medyo hindi ganun ka halata, pero nakikita mo pa rin na may pagbabago sa nipple niya. Ayun, mapapansin mo pa rin na lumalaki yung nipples at nagkukulay pink. Ayun. So positive po yan kapag ganun po ang nangyari sa pusa niyo. Pangalawa, yung heat cycle niya nagbabago. Nagkakaroon ng pagbabago sa heat cycle. Ano yung heat cycle ng pusa? Every 2 weeks kasi, nag-heat yan. Ibig sabihin, alam niyo yung maingay, nagtatawag siya, yung parang sobrang ingay niya, sobrang aggressive niya, sobrang ano siya, hindi siya mapakali. Yun, hit na hit po yung pusa natin dyan. Yan. So, nagbabago na yung heat cycle niya kasi buntis na siya. Pero po, may nagtanong sa akin, nag-heat pa rin ba ang pusa kahit buntis? Yes. Ang sagot ko ay yes. Pero, ang observation ko po, within the early stage of pregnancy or early days ng pregnancy, siguro first week, second week, nag-heat pa yan. Pero later part or latter part ng kanilang pregnancy ay nawawala yung heat nila kasi buntis na sila. So yung system nila ay nakafocus na doon sa pagbubuntis niya. Pero yun nga ang tanong, nag-heat pa rin pa ba? Yes, during the early days of pregnancy. Ayun. Kasi dati, kapag super heat nila, sila ang lumalapit sa lalaki at gusto nilang magpakasta. Pero during this time, sa kanilang pagbubuntis, ay nagiging masungit na sila. Diba ganun naman talaga yung mga buntis? Kahit sa tao, diba masungit? Ayun. So, pangatlo po na symptom, loss of appetite or again, or increase of appetite. Dalawa lang yan eh. Nawawalan siya ng gana or nagkakaroon siya ng gana pang kumain. Pero kadalasan po, unang stage talaga ay nawawalan sila ng gana. At pagkalipas ng ilang weeks po, ay bumabalik na lang yung gana nila sa pagkain at mas lalo na silang matakaw. Ayun. So next vlog po natin ay pag-usapan naman natin kung paano alagaan ang buntis na pusa at ano-ano ang pwedeng ipakain at vitamins na pwede nating gamitin sa mga buntis na pusa. Sa next vlog po yan. Okay, pang-apat po na symptoms, vomiting, pagsusuka. Alam niyo yung parang laway at kulay yellow or minsan kulay white lang na laway, nagsusuka sila. At tapos minsan yung hairball, palagi sila nagsusuka ng hairball, o minsan yung pagkain nila mismo sinusuka nila. Diba ganun po yung buntis, laging naduduwal, nagsusuka. Ganun din po yung pusa, nagsusuka sila. Panglima, gaining more weight. Ayun, dahil sa sobrang nagiging matakaw sila, nag-gain sila ng weight at kailangan nila yon para sa kittens na nabubuo dun sa abdomen ng cats. Kaya nag-gain siya ng weight kasi hindi lang para sa kanya 'yon, kundi sa para sa mga kittens na nasa loob ng kanyang tiyan. Kaya lumalaki at bumibigat. Kaya nga po mahalaga yung monitoring ng weight bago mo siya pinastad, ano yung weight niya, at after ilang weeks ano yung weight niya. Weekly mo siyang minomonitor yung weight. For this time po, si Tala po ay hindi ko na monitor yung weight niya, pero obviously po nag-gain siya ng weight. Ayun. 6. Longer sleep periods or tulog ng tulog yung ating alagang pusa.
Normal po sa mga pusa ang tulog ng tulog. Pero kapag sila ay buntis, mas lalo silang natutulog palagi. Okay? After nilang kumain, tulog. Ganun lang yung ginagawa nila. Punta sa litter box, tumatae, napupupo, tapos babalik sa pagkain, tapos matutulog. Ganun lang yung cycle nila ng kanilang ano, ng kanilang pagbubuntis. O, ganun lang. So, ano, mas mahaba yung mga oras na sila ay natutulog lang palagi. Pang-pito po ay affection behavior o kaya mas lalo silang lumalambing. Ayun, nanlalambing sila, dikit ng dikit sa atin, gustong himas-himasin, gusto nila magpapahimas, gustong-gusto nila yon, gusto nila ng affection, kaya yon. Si Tala po, napakalambing po yan sa akin. Ginigising yan ako lagi, dumidikit yan sa akin palagi. Ganun po, kasi buntis po siya. Pangwalo po ay swollen abdomen. Ibig sabihin po ay lumalaki na yung tiyan at mahalata mo na nabuntis. Obvious na po nabuntis sila. Pero mapapansin nyo lang po ang symptom na ito sa latter part ng kanilang pagbubuntis or sa mga huling weeks ng kanilang pagbubuntis. Kaya nga minsan yung pusa hindi nyo alam buntis pala. Pero kalaunan po ay lumaki yung tiyan. Doon nyo lang malalaman na buntis. Pero malapit na po yung manganak kapag gano'n. So, ibig sabihin yung swollen abdomen po ay makikita lamang natin sa latter part ng kanilang pagbubuntis. Siguro, sa akin si Tala, lumaki yung tiyan niya talaga mga 1 month na. So, 1 month na lang para siya ay manganak. So, ayun po. Kaya, ang tanong po, may nagtanong po sa akin dati, normal lang po ba na buntis yung pusa ko pero maliit yung tiyan? Yes po, normal po yan. Kasi si Luna po, nung una niyang pagbubuntis, first time niya nagbuntis, ay maliit po yung tiyan niya. Kasi isa lang po yung kitten niya. So normal lang po yun kasi baka iilan lang po yung kitten na nasa kanyang tiyan. Ayun, so normal lang po yun. Next po ay nesting behavior. Ito po yung huling symptom ng kanilang pagbubuntis. Sila po ay naghahanap ng lugar kung saan sila manganganak. Ayan po, bago mag-labor, ay maghahanap sila ng lugar na komportable. Minsan po sa banyo, gusto nila yung malamig, dry, hindi yung basa, hindi sila komportable. Gusto nila yung komportable sila, yung hinihigaan nila palagi, ganun, malayo sa stress. Ayan. Gusto nila ng ganun. At gusto nila ng lugar na tahimik. Ayun, gusto nila na magiging safe sa kitten nila. Paano ba gumawa ng nest box? Ayun. Madali lang po para matulungan natin sila. Magkuha lang po tayo ng box or pwedeng karton na komportable sila, malaki. Lagyan nyo po ng tela na or mga lumang damit. Doon po pupuntahan po nila yon at doon sila manganganak. Pero yung iba talaga, sila ang pipili ng pwesto nila. Kung ano yung lugar na palagi nilang pinupuntahan, doon nyo po ilagay yung box para doon po sila manganak at maging malinis po yung paanakan nila. Ayun. So, piliin nyo lang po yung lugar na hindi sila maiistorbo. So, ang haba na po ng ano ko, ng vlog ko. So, ayun po, isusunod, itutuloy ko na lang po yung next question. Paano maiwasan na makunan yung pusa? Kasi marami po akong mga nakilala na nakunan po yung pusa nila, nanganak sa hindi oras, kaya patay yung mga kittens. Kaya ang tanong po ay paano maiwasan na makunan ang pusa?